Mas naging exciting ang matchup ng Phoenix at Ginebra dahil sa connection ng bawat imports. Kung natatandaan nyo pa, si Paul Harris ang dating import ng Ginebra. Pero dahil sa maagang injury, kaya pinalitan ni Justin Brownlee si Harris na ngayon matapat na import at sinasabing forever import ng Ginebra. Dumating na sa wakas ang pagkakataon na sila'y nagkaharap at mukhang si Harris extra motivated sa laban para masubukan si JB, at si JB naman may pinatunayan kay Harris. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Ang laban ng Phoenix at Ginebra ay isa sa pinaka-exciting match-up ngayong conference so far. Maganda siguro kung maghaharap ito sa playoffs. Ang mga imports ay may comparison agad sa kanilang ability. Ang dalawa ay pareho namang magaling, kaso parang biglang umuga ang performance ni Harry sa dulo dahil ang dalawang import ay ayaw magpaawat. Overtime tuloy ang laban. Ang nangyari sa huling minutes ay nagpapakita ng kaibahan nilang dalawa. Akala ko nga talong Ginebra, pero dahil sa turnover ni Harris, nakahabol ang jeans. Tapos sayang din yung dalawang missed free throws niya. Pwede pa sana silang lumamang. Tapos iniwan nilang wide open sa LA. Kaya ayun, pansin ko lang kay Harris, medyo nagiging kabadong import na ito sa crucial minutes. Si JB kasi mula pa nung si Allen Durham ang kamatchup niya, talagang hindi naging kabado yan. Sa katunayan nga, alam niya ang gagawin sa mga ganitong pagkakataon. Alam niya na kadalasan, siya talaga ang dapat gumawa ng play para sigurado. At hindi niya binigo si CTC. Nakikita rin ang coaching staff na parang iba gumalaw ang mga import sa laban, kasi si Harris may gustong patunayan. Si JB naman, pinakita sa Jean fans na nanonood na mas desidido siya manalo. At heto mga kuisa, alam niyo ba, lubos na naapektuhan si Harris sa pagkatalo nila. Ayon sa interview ng Spin kay Harris, inamin niya na siya raw ang nagpatalo ng Phoenix. Sinisi raw niya ang kanyang sarili at labi siyang nasaktan. Siyempre, ikaw ba naman ang import, tas ikaw pa yung may kasalanan imbes na aakbay sila sayo. Pero tapos na yon, walang dapat sisihin. Ang ginawa ni Harris, tinake positive ang kabiguan at nagpractice ng free throw. Pagkatapos ng laban, agad siyang nagpractice at nagpaiwan sa araneta. Sinubukan ho niyang gumawa ng 100 free throws. Wow! Hindi niya iniwan ang court hanggang sa nakuha niya ito. Isa nga itong patunay kung gaano siya kaseryoso na talunin ng Ginebra. In fairness, binigyan ng Phoenix ang Ginebra ng challenging na laban. Tsaka si Matthew Wright naging consistent ngayon. Naging malaki naman ang respeto ng Jean fans kay Harris na kinikilala pa rin bilang isang former Ginebra import. Alam nyo kasi, iba ang free throw ng crucial minutes kumpara sa middle or starting. Sa crucial kasi, crucial nga eh. Natural, mag-iiba ang level ng kaba. Minsan nanginginig pa yung kamay habang nagdi-dribble. Kaya minsan, nabibitawan ang bola. Maintindihan mo naman si Harris. Kahit gaano ka pa kagaling sa free throw, kung lalamunin ka naman ang iyong kaba, magkakamali ka talaga. Anyway, marami pa namang next time. Comeback stronger na lang sa buong Phoenix, tsaka lumalaban na rin ang team na ito sa mga calibers. Nagiging solido eh. Pero hindi po ako Jean fan ha. Pero bilib ako dito ay Brownlee. 33 na yan, pero mahirap pa rin patumbahin. Sa palagay ko, magandang itapat ito kay KJ McDaniels. Parang excited ako mangyari yan. At syempre, mag second update naman tayo mga kuis. Ayon sa Mags Management, nag-iiba na raw si Jio, hindi na tulad ng dati. Ang ganda ho ng pinakita niya sa Ross at pinakita niya na pwede siyang pumalit kay Baroka. Last conference, medyo shaky ang performance niya. At last conference, laman ng balita si Jio na umano, ititray dahil napapahiya ang team niya. Pero dahil sa gumaganda naman ang pinakita niya, kaya walang trade ang naganap. Bale, last chance na kasi niya ito, gusto niyang magtrabaho ng maayos. Tsaka isa pa, productive naman si Jio at magaling dumipensa. Ang focus niya ngayon ay kung paano maging isang consistent na player. Dati si Jio ang isip, puro ligang labas, nilalabag niya yung mga boss, nadadawit pa sa ibang issue. Pero ngayon parang nagmamature na raw ito. Sa laban ng Ross, si Jio ay naka-double-double na may 14 points, 6 rebounds at 10 assists. At sa tournament na ito, 2-0 pa sila. Tas laban sa Jeep, minarkahan din ang kanyang scoring na tumulong sa Mags. Ayon kay Jio, hindi niya inaasahan na ganun ang stats niya. Pinaghandaan daw talaga niyang conference na ito. Tsaka si Jio din ang pinaka-energetic sa second unit. Ayon kay Coach Chito, dapat lahat daw mag-step up para magtuloy-tuloy ang momentum. Ang tinutukoy niya ay si Jio. Si Jio raw kasi weather-weather ang stats. Minsan maayos, minsan hindi. Pero positibo ang stats niya ngayon. Ang tinuturong dahilan ay yung distraction sa buong buhay niya. Kaya affected daw ang kanyang laro. Inamin ni Jio na sobrang dami ng pinagdaanan niya. At yun ang humila sa kanya pababa. Kaya ngayon, babaguhin na niya ang lahat. Itatama ang lahat at focus sa trabaho. Malaki na ang expectation ng Mag sa kanya ngayon. Mula sa assist,
turnover ratio, defense, puntos, at ang energy mula sa bench. Buti na lang, no? Binigyan pa ni boss ng chance. Malaki kasing nagagawa niya sa fast pace at hustle plays. Fit siya sa system. Sa kanya rin binibigay ang task na magbantay sa mga scorers at ilang shooters like Mikey Williams. Kaya nga nila binigay si Chris Banchero kasi nandiyan naman siya. Overall, nagagawa niya ng maayos ang trabahong binibigay sa kanya. Okay mga kuy, salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout at meron din tayong highlight sa dulo. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Christopher Tabano, Jordan Soriano Diaz, Dion Mercado, Armite, Kinus Lucanias, Camille and Giselle Barino, Dreamboy TV, Gigi Sibum, Friendzone TV, Reynel Dolo, Maru, Rizal Brace, Edgardo Caluyo, Mga Kamata Vlog, Willard Fidel, Felix Inobio, Rogelio Solero Jr., Jan Bulamilia, Ganggang at Kai, Joey Billiones.